You name it, we have it. Only here at Thumbs Up. Information and communication technology as it affects our lives. And solutions it offers as it simplifies. I'm Anthony Baeza, your IT buddy, and my job is to open the gates of IT. In 1839, Sir John Herschel first used the word photography. Comes from the two Greek words, photo means light, and graphein means to draw, which is photography is the method of recording images by using action of light. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. Since nandito po tayo sa pinakamaganda, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, puntahan kapag gusto mong magbakasyon, which is Puerto Princesa City in Palawan, kailangan po nating i-grab ang opportunity na hindi natin makakalimutan ang pagpunta natin dito. Ano bang ibig kong sabihin? To capture the moment, kamukha ng sinasabi natin kanina, na which is photography, recording the image using the action of light. Dati ang mga camera, yung mga pinakaluma, yung tinatawag nating box camera. Or yung mga ginagamitan pa natin ng mga film na kapag tapos natin gamitin, sometimes namumblema tayo dahil na-expose pa yung mga negative natin. So ang disadvantage pa before, pag ginamit natin yung mga analog camera natin, hindi natin ma-preview yung mga shots natin. Limited pa tayo, depende sa film na gamit natin. We have before, we have 12 shots, 24 shots, and 36 shots. Minsan may bonus tayo, up to 38 shots. Pero wala pong guaranteed yon before. So ngayon, mayroon tayong bagong camera na lumabas. Mid-90s, ito nung na-introduce sa merkado, naging nakilala siya, hindi lang bilang camera. Naging digital camera na po ito. Meron tayong dalawang klaseng digital camera. Yung una, ito yung pinakasimple. Ang simple ay magagamit ng lahat, halos lahat sa atin. Which is yung mga tinatawag nating point and shoot. Maraming advantages ang point and shoot camera. Number one, napaka-portable nito. Pwede mong ilagay sa bulsa at sa shoulder bag ng mga kababaihan. Pangalawa, mas mura ito di hamak sa mga professional camera natin na tinatawag natin mga SLR camera. Pangatlo, napaka-simple i-operate dahil point and shoot siya. Just point, then shoot right away. Pang-apat, pwede nating ma-review right away yung mga images na nakukuha natin. Kapag hindi natin nagustuhan, pwedeng i-delete. Or, pwede nating i-retake kaagad. Pang-lima naman, kung gusto nyo talagang mas maramihan na makuhang imahe nang hindi kayo nagdi-delete, pwede nyong lagyan ng mga external or expandable memory card. Kapag marami na kayong nakalagay na image sa memory nyo, last segment natin, sabi ko, mag-backup. So, napaka-importante na after that day, i-save natin right away sa mga computers natin para magkaroon tayo ng security. Maliban sa point-and-shoot camera, meron ding digital single-lens reflex camera or yung tinatawag nating DSLR. Ito yung para sa mga kababayan natin, katulad ko, na nahihilig sa photography, hindi satisfied sa performance and function ng mga point-and-shoot. So, ang DSLR naman, ito yung mas mga seryoso sa photography or yung talagang gusto nilang ma-capture yung moments nang hindi sila nalilimitahan sa pwede nilang gawin. So, ang DSLR camera natin, meron tayong mga tinatawag ngayon na mga multi-function na pwede nating ma-enjoy sa features nila. Doon sa mga gusto maging mas astig yung mga DSLR camera nila, pwede nilang i-upgrade yung mga lenses nila. Diba? So, aside from that, marami pa, may mga flashes pa. Pero ang the basic functions ng DSLR camera ay halos parehas din sa point and shoot, which is to capture the moment or to record the image by using the action of light. Dahil hanap buhay lang rin naman ang pinag-uusapan, bukod sa photography or sa photo, pwede rin natin gamitin ang mga DSLR camera natin sa video or mga coverage ng iba't ibang klaseng events. Dahil ang quality nito ay broadcast quality.
Sana meron tayong natutunan ngayong umaga, mga kaibigan. At kung gusto nyo pang mas meron kayong matutunan, punta lang po kayo sa Bodega site. Kakausapin kayo ng mga staff natin kung ano yung mga patungkol sa mga cameras bago tayo bumili. Sa Bodega site, pag bumili tayo, lagi pong may warranty ang mga camera natin. At kahit anong brand, ang kinikirin namin yung meron lang talagang quality. Dahil gusto naming maingatan yung mga pera natin at investment natin. Next week, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga pwede nating ilagay na accessory sa mga camera natin. Information and communication technology as it affects our lives. And solutions it offers as it simplifies. Once again, I'm Anthony Baeza, your IT buddy. See you again next week only here at Thumbs Up. So when it comes to my computers, cell phones, and cameras, I only purchase and have them serviced at the most professional, most affordable, and the most trustworthy site. But most importantly, when it comes to business, I only go for the Philippines' best IT provider franchise business today. Our clients may have one-of-a-kind experience in purchasing their computers, cameras, cell phones, and consumer electronics by having quality products, lowest price, and a great customer service. Bodega Site Franchising is unique because we don't have franchise fee, royalty fee, and a guaranteed return on investment that makes a happy Bodega Site franchise. Be part of it. Grab it. Be the first one in your area to have it. Call our franchise hotline today.